Gaano po kaimportante ang GLLA at humility? For me, ano, if you're gonna start with this business, ito ang pinaka-importante sa lahat. Kung magsisimula kayo, yung as in entry, yung mag, kunwari, kakasalta mo lang sa networking, sa lahat ng attitudes, ito paborito ko. Never-ending learning at saka non-ending humility. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, one good thing about this industry, napapag-aralan siya eh. Kung gusto mo ma-increase yung level ng probability for success, kailangan talaga gamayin mo siyang mabuti. Alamin mong mabuti yung ins and outs. Sabi ko nga, it doesn't mean na pag pumasok ka, linya mo siya. Pero pag nasa loob ka, dapat linyahin mo na siya. Ulitin ko ha, hindi importante yung linya mo siya pagpasok mo. Pero pag nandito ka na, may take up, make it a point na gawin mo siyang linya. Talagang ikarir mo talaga siya. Pag-aralan mong mabuti. And never ending kasi as we said earlier, babaguhin mo yung, kasi maganda sa training, Roy, minsan may mga neural pathways ka na nagbabago eh. Nagbabago. Yung nagbabago yung connection ng utak mo ba? Yung mga neural pathways ang tawag dyan eh. For so many years, kung ano yung tinraining sa'yo, may dati ng daanan yan na ang tawag neural pathways. If you want to have new neural, bagong pathways, attend ka ng attend ng training. Kaya nga, sir, may minitandaan ako yung sabi mo, para ma-master mo, para kumita ka ng maganda o maging magaan sa'yo isang bagay, kailangan mong ma-master. Yeah. Then, para ma-master mo, kailangan mong i-consume yung 10... At least 10,000 hours. Yeah. Sir, pwedeng i-expand mo yun? Pinag-aralan yan sa buong mundo. Merong isang author in the name of Robert Greene. If you have a chance to buy his book, it's a very wonderful book. Ang tawag, Mastery. Mastery. Mastery by Robert Greene. Pinag-aralan niya sa buong mundo. Stop ko lang. Ano? Ibig sabihin, ang pagiging mastery, hindi well, sa taas lang natapos mo, De. Tinapos mo to. De. Kasi parang si Henry Ford, na-master niya na-master yung craft niya. Tama. So yun ba yun? Hindi, ako kasi, grade 2 lang, grade 3 lang. Pwede ba akong ma-master ko rin yes, to? Yes, oo. Pwede. Kasi pinag-aralan niya yung mga successful na tao sa mundo. By the way, it is proven na ang success sa mundo, hindi swerte at malas. Okay. Yung gumagawa ng kaswertehan, ikaw yan. Ang gagawa ng kamalasan, ikaw din. Ikaw din. Subukan mo, in the next 10 days, mag-recite ka, pagising na pagising mo. Pagising mo, ang una mong i-recite, ganito. Ano na naman kayang kamalasan ang mangyayari sa akin? Mamalasin ka. Correct. So, ang gagawa ng malas at swerte, ikaw. Now, pinrove sa book na yon, pinag-aralan niya lahat ng Batikan. Pinag-aralan niya lahat ng successful na tao sa mundo, whether in business, in sports, in profession, whatever. Pinag-aralan niya bakit sila successful. Even Beethoven, yes, yung mga dating musician. Yeah. Pinag-aralan sa buong mundo, na karamihan ng successful na tao, they dedicated some of their hours to be masters of their craft. Pati si Manny Pacquiao nandun sa librong yun. Oh, okay. Bakit si Manny, he's very good in boxing. Bottom line, isa sa buong mundo, they've dedicated at least 10,000 hours. 10,000 hours. Training and learning about their craft. So, lahat ng tao sa mundo, sabi nga niya, 10,000 seems to have a magic. Parang may magic yung 10,000 na yun. Kasi anyone, na sino lumagpas ng 10,000 hours dun sa ginagawa niya, they become successful and masters of their craft. Wow. So, ano ibig sabihin nun? Mapupulot mo sa AIM, sa networking. Ang isang bagay pala, pag patuloy mong pinag-aaralan, ginagawa, pinapag-aralan, ginagawa, eventually, you become master of it. You become a master of it. And pag naging master ka, yung winning edge mo, mas lalong tumataas para lalo ka maging successful. Wow. Kaya, magandang lesson yun, yung aral, ng aral, ng aral. So mga, sir, kung taon, yan natin, mga ilang taon to, yung 10,000 hour, mga estimate mo, ilang taon to? 5 years and above yan, depende five sa dedication. 5 years and above. Pero sa 5 years na yun, let's say ginawa nila to, ito, let's say, minastery ko on network marketing. Within 5 years ba, maganda na buhay ko? Oo. Tsaka hindi lang lun, Roy. Pag-aralan mo sa AIM, lahat ng lumagpas ng 5 years, maganda buhay. Yeah, actually. Pumunta ka ng Bicol, pumunta ka ng Palawan, pumunta ka ng Sir, Jensen. Sir, sorry ha, 3. Oh, iba, yung iba nga, 3 years lang, di ba? Basta yung focus nandun, yung dedication nandun. Actually, computation namin, 3 maganda lang. Na. Kaya nga. So, ibig sabihin, lahat talaga ng 5 years. Kasi 3 years pa lang, maganda na eh. Yes, sir. Can you imagine? What is 3 years or 5 years, ladies and gentlemen? Sir, dito ang 3 years na. 3 years of business. Oh, wala pa. Mayaman pa lang. Kaya nga mga friends,
What is 3 years to 5 years? Kung 5 years naman, ang ganda-ganda naman ang buhay mo. Millionaire kasama pamilya mo. Sarap. Diba? So, ako, tama eh. Kasi hindi ko tuloy niya eh. Oh, tsaka, yung mga nakaabot ng 5 years, sa inyo, dali-dali na. Wala na. Kahit nakapikit ka, you know. Yung pag-recruit, yung pag-i-invite, wala lang. Di ko na nga alam, nag-i-invite ako. Baga parang wala nang effort. Walang effort. Walang effort. Yung pagpo-prospect, basta, naka-anda, everyday nakakakuha ako ng mga iba-ibang tao, mga stranger. Hindi, wala namang effort. Wala na effort. Basta nagiging friend ko na sila. Kasi, eventually, nagiging partner na rin sa business. One learning that you will get, yung learning nyo, isang source ng learning sa business na to, yung actual experience. Eh. Yung when you're trying to do the business na ikaw na lang mag-isa, yung experience mo ang tutulong sa'yo. Eh. Akala kasi na maraming distributors, matututo ka lang ng training, ma-adapt mo lang ang knowledge, makakapag-acquire ka lang ng knowledge by attending trainings like this, no? Mas matatrain ka pag ginagawa mo siya. Yeah. Pagka ginagawa mo yung actual, sabi nga sa akin ng isang distributor, sir, ano ba ang pinaka-effective na paraan para mag-recruit? Sabi ko, gusto mo matuto mag-recruit? Yes, sir. Sabi ko, mag-recruit ka, matututo ka pa paano mag-recruit. Tama eh. So may mga tao yan. May mga tao kasi, sir, ano eh, perfectionist. Parang ayaw magkamali. Oo. Kaya gusto nila, mag-load na mag-load ng knowledge, ipi-filter, gusto nila, pag nag-approach sila, wala lang sablay. Pwede ba yun? May kasabihan yan eh. Di ba sabi ni Zig Ziglar, you don't need to be great to start. You just need to start to be great. Correct. Sabi pa nung isa, if you wait for everything to be perfect before you begin, then you will never begin at all. Kung maghihintay ka maging perpekto lahat, alam mo lahat bago ka sumabak, hindi ka makakapagsimula. Yes. Kasi hindi mangyayari yung point in time na alam mo lahat eh, bago ka mag-start. In fact, you have to start before you can learn everything. Yes. So just do it, di ba yung Nike? Just do it. Do it. Oh. Don't think too much, napaparalyze ka na nun.